Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, medyo price check muna tayo sa mga online store dito sa Lazada, yung mga presyuhan ng mga printers. So nakikita natin dito, etong si Epson Official, ang kanyang Epson 121 ay 5,495 lang. And then kung gusto nyong mga mag-avail na itong mga sasabihin ko na printer, no, nasa description yung link. At ngayon ay merong mga discounted voucher si Lazada na magagamit nyo, kaya mas makakatipid kayo kung sa online kayo bibili ng inyong mga printers. So nakita na natin dito yung presyo ni Epson 121 ay 5,495 or 94 yung pinaka mga lowest, na which is ito yung mga legit store talaga or yung mga official dealer ni Epson. So ito naman yung Epson 3210, makikita natin dito yung official dealer ni Epson, na which is etong GWPC. Sa pagkaka alam ko talagang ito ay isa sa mga official dealer. Ang kanyang Epson 3210 sa ngayon 9,395. Pero kung kayo ay magkakaroon ng voucher, at ang daming mga voucher ngayon, mas makakatipid kayo dyan. At makikita nyo dito meron pang isa 9,269. Medyo umangat-angat siya sa suggested retail price or yung pinaka original price neto ni Epson. At ito naman ulit si JG Store 8,794. So parang ito yung pinakamababa na presyo na nakikita natin dito sa Lazada. So isort nyo na lang ng isort at make sure sa mga legit store lang kayo bibili. At ito naman yung gamit ko ngayon na printer, which is etong Epson 5290, na talagang napapansin ko medyo umaarangkada yung pagtaas ng presyo niya. Kasi parang dumadami na rin yung mga nagbi-business ng mga printing, lalo na yung mga store or mga tindahan na mga sari-sari store dyan, diba? Pero eto, no, standard price pa rin etong si JG Superstore 13,495, which is etong si WPC 14,395. Medyo mataas ta siya ng konti. Yung printer ko nga pala na to, dito ko nabili sa Epson Silicon Valley. 11,000 ko lang siya nabili dahil meron akong mga vouchers na nakuha. Kaya talagang nakakatipid ka talaga sa mga ganitong online. So yung mga ibang official store or another mga legit dealer ni Epson, medyo tumataas or bumababa yung mga presyo. Ito, no, kagaya na ito, 15,000 na sa PC Works. So ayan, maging mapagmatsyag kayo sa mga presyo na binibili ninyong materyales, dahil yung mga sobrang pera na tatabi nyo ay pwede nyo pang ibili ng mga iba pang materials. At simulan na natin yung content natin ngayong araw na to. Quick video lang sana to. Sorry kung medyo mahaba yung intro natin. Shoutout dito kay Mommy B and Daddy BS World. Sabi niya dito, ilang months ba bago mapuno yung maintenance box? Sa mga hindi nakakaalam, no, yung maintenance box, ayan yung parang saluhan ng mga waste ink ninyo sa mga printer. Kumbaga kapag halimbawa nagpipintura kayo sa inyong mga bahay ng mga dingding or kung ano man yung pinipinturahan nyo, eto yung sumasalo sa mga sobrang ink na ginagamit ng printer ninyo. Kumbaga kung nagpipintura nga kayo, di ba, naglalagay kayo sa sahig ng mga dyaryo, eto yung equivalent nun. Dito na pupunta yung mga sobrang ink. So sa mga bagong design na printer, kagaya neto ni Epson 11050, meron na siyang mga maintenance box. At yung mga lahat ng bagong design or model na printer ni Epson, meron ng maintenance box. Kumbaga another consumables to para sa ating mga nagbi-business. Pero may mga nakikita-kita ako dyan ng mga tutorial na binabaklas nila yung printer, tapos inaalis nila yung tube. Pero medyo talagang DIY talaga yun, no? Do it at your own risk talaga. So yung iba naman, hindi na nila nilalagyan ng external waste ink tank. Bumibili na lang sila ng resetter. Kasi etong mga maintenance box na to, napupuno siya. As in, hindi naman siya totally napupuno, pero meron siyang chip dyan sa gilid niya na nakakabit, na which is yung program na naka-indicate doon, kapag na-reach niya na yung numbers na naka-setup doon, ay hindi nagagana yung printer mo. Merong nakalagay na change your
maintenance box or ganon, di ba? At ang sagot dun sa tanong na nag-comment sa atin, depende kung gaano ka kadalas mag-print, kung gaano kabilis mapuno yan. Ayan yung pinakaunang factor, kung sobrang dami mong lagi mag-print at kung lagi kang nag-head clean. Sa pag-head clean, dumadagdag din yung counts na nakaregister dito sa mga chip at lalong-lalo na sa pagpa-power clean. Kaya medyo pangit or dagdag hassle yung mga bagong models ng printer neto ni Epson. So wala naman na tayong magagawa doon, eh yung technology talaga nag-move forward kasi ginawa talaga nila Epson to para hindi na, alam mo yung ma-DIY or yung mag-install ng mga external waste ink tank, pero syempre matatalino pa rin ng mga tao eh. At talagang nagagawan at nagagawan pa rin nila ng mga external waste ink tank yan. So agaya nga ng sagot natin, depende kung gaano ka kadalas mag-print, kung gaano ka kadalas mag-head clean, kung gaano ka kadalas mag-power clean. Naalala ko nga yung tropa ko na nasa photo booth, parang dalawang beses lang siyang nag-power clean, napuno na agad. Hindi naman siya totally nga talaga napuno. Kumbaga yung chip na naka-register dito sa maintenance box na to, na-reach niya na yung numbers na naka-indicate doon sa program na yon. So, ang gagawin mo na lang doon, kung hindi pa napuno, may mga maintenance box na pwedeng mabaklas or kung kaya mong baklasin yung maintenance box, di ba? Kasi meron lang din yung mga foam sa loob. Tapos alinisan mo yung foam na yon, basain mo lang ng tubig, piga-pigain mo. Tapos bumili ka ng resetter. As in yung hardware siya na resetter na ididikit mo doon sa chip na naka-indicate dito sa maintenance box, or meron pang isang way, bibili ka ng bagong chip na makakabili ka lang dito sa mga online. So removable yung chip na yon, para siyang mga maliit na SIM card. Alisin mo lang yon, palitan mo ng bago, and then pwede ka na ulit mag-print at pwede mo na ulit magamit yung maintenance box mo. Pero syempre kung puno yung ink na na-absorb ng foam, edi may possibilities na umapaw yung inyong printer kapag ka hindi nyo nalilinisan yung foam na nakalagay dun sa loob. So kung tatanungin nyo ako kung paano baklasin yan, hindi ko siya alam talaga totally. Kasi hindi pa naman ako nakakagamit ng ganyan kasi iniiwasan ko nga yung mga printers na merong mga maintenance box, di ba? Pero syempre, napipace out na talaga yung mga unang mga lumang models. Kaya I highly suggest na bumili na kayo hanggat maaari kung plano nyong mag-business ng printing. Yung mga walang maintenance box, kasi napapansin ko talaga umaangat at umaangat na yung presyo nila. So ayun lang, siguro dito na natin tatapusin yung videos natin. At sana kahit papano nasagot ko yung tanong neto ni Mami B. Wala talagang specific eh. Kung puro prints ka lang ng prints, kung gamit mo original ink lang, medyo matagal-tagal yan kasi bibihira naman mag-head clean kapag ka original ink lang. Madalas lang mag-head clean or power clean kapag ka hindi mo ginagamit yung printer mo at kung pigment ink ang gamit mo dyan or mga sublimation, di ba? So salamat nga pala sa mga nag-avail ng one-time payment natin na templates at ready na rin yung calendar template natin dyan. Message lang kayo kung gusto nyong mag-avail nito at inuulit ko, 12 gig in total files at hindi lang ito yung naka-indicate na design dyan. Meron pang commercial calendar, yung mga pang-giveaways. At meron din tayong mga pang-commercial calendar na may high tide and low tide. Ayan, desktop calendar, calendar plane. At meron din tong mga Photoshop files at Canva files. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napaka-durobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na mas